Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung super fan ka nga po ni Maine Mendoza at Alden Richards, at ngayon ka lang po nakadalaw o naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa nag-iisang phenomenal star at Asia's multimedia star. Ang sentro nga po ng ating mga balita ngayong araw ay pumapatungkol sa Sunday nating siksik at liglig sa kasiyahan po. Dahil matapos nga ni Maine Mendoza sa daig kayo ng lola ko bilang chismosang osang, ay sinundan naman po siya ni Alden Richards sa kanyang pakikipagkulitan kay Miss Jessica Soho. No? At hindi lang po doon natapos yun. Nakipagkulitan siya at nakipaglaro pa ng Mobile Legends kung saan isiniwalat din ni Alden kung paano siya nakaligtas sa anxiety attack na naranasan po niya dahil po sa epekto ng enhanced community quarantine. At idagdag na rin po natin ang panibago po, no? Hindi na to bago. Dahil ito po ay may panibago, ito po ay may na-achieve na naman po ni Maine Mendoza sa Twitter from January to July 20 as the data presented by Twitter internal data. Yan po yung aalamin natin, ano? At syempre, hindi mawawala ang iba pang kaganapan kay Maine at kay Alden ngayong araw ng Linggo. At dahil ngayon ko lamang po nalaman na aprobado po pala ang na-file kong leave until tomorrow, ako po ay nakapag-record, ano? Maraming salamat sa aking boss na nag-aproba po nito. Kaya naman, New Valley, see you on Tuesday. At bago nga po tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat po muna ako sa mga subscribers nating wala na pong piniling araw at oras upang makibalita kina Maine at kay Alden. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, please po, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood na ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong aming napili patungkol sa mga updates natin kaninang umaga lamang po. Unahin po natin ang naging komento ni Miss Beauty Marquez. Ang sabi niya po dito, grabe, mukhang totoo yung sa Shell. Kasi diba, sa mga dati mong update, Mr. Pinas, e namataan si Tatay Dab at City Soy sa munisipyo ng Bulacan, diba? And that time, nag-post din si Maine Mendoza nang busy siya for her new investment, which is, sinasabi na rin ni Maine every time na may interview. Na may interview siya this pandemic. But it's just my observation. Hahaha, mahirap nang umasa, baka mahopya na naman. Thanks for the update. The best ka talaga, Tristan. Whispering. Yes, Miss Beauty Marquez, ano, kitang-kita ng mga taga-Bulacan na magkasama nga po noong panahong ng ECQ si Tatay Dab at si Alden Richards with matching folders pa nga pong hawak sa munisipyo. At agree na agree ako sa mga sinasabi mo, lalo na kay Tristan Cheng na the best siya. Totoo yan, no? Sa totoo lang, nakuha niya ang tiwala ko tuwing interview ni Maine Mendoza dahil never niyang isinisingit si Mr. Spotted sa mga usapan. Unlike the other interviews na nag-organize ang mga taga-kabilang network, ano, palaging ipinipilit sa kanya si Mr. Spotted. Kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit si Tristan Cheng palagi ang nire-request ni Maine Mendoza tuwing siya ay mayroong interview sa AAA. No? At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Zaldi Conos. Ang sabi niya, sweet talaga ng dalawa kay Baby Baste simula umpisa until now. Tinuring kasi talaga ni Maine at Alden na kapatid. Actually, hindi lang kapatid. Ginawa na nilang anak si Baby Baste. Naalala ko tuloy yung mga bookingang moments ni Baste kasi nagalit siya sa Aldab. Ayaw daw kasi niya mag-uyab. Ang cute. Mas masaya pa siguro ako kung nga nagtuloy-tuloy yung sweet moments ng dalawa off-cam tapos binubuking ng mga double cards. Pero syempre, part ng pagiging artista ang magkapareha o magkapareho sa ibang artists. Sabi nga ni Alden, part of growing up in showbiz. Belated happy birthday, Baste. Happy Sunday. Thank you so much po, Zaldi Conos. Ano, parte talaga ng showbiz na sila ay maipareha sa iba't ibang leading men or women. At sobrang cute talaga ni Baby Baste noon hanggang ngayon. Ano, sa tuwing nakikipagkulitan siya kay Maine at kay Alden, lagi pa nga siyang napagkakamalan. Itong si Baby Baste po, noon na siya po ay anak ni Miss Rubio
Rodriguez, no? At totoo po 'yun. Itinuturing po ni Maine at ni Alden na si Baby Baste ay kanilang baby. At ang ikatlo naman po nating komento ay mula naman po kay Miss Floresita Rivera. Ang sabi niya po dito, "Happy Sunday Pinas Showbiz. Nakaka-proud maging fans ng dalawang ito, Alden and Maine. Bata pa sila, pero naturuan na silang mag-secured sa future nila, which is napakagandang halimbawa sa mundo ng showbiz industry. Bibihira lang ang mga katulad nila, masinop at masikap." Naging good influence si Maine sa buhay ni Alden. Nama na rin ni Maine sa parents niya ngayon pa lang, we're very sure na mamahalin din ng magiging future kids nila. Isa na nga dyan, si Teo. Mr. Pinas, to be honest, kung si Ruru ulit ang guest nila sa Daddy's Girl, tulog na lang ako. Satisfied na ako sa Itbulaga, masaya naman tandem ng Paumeng Wally. Sama pa si Bossing, sanay na kami kahit nasa barangay pa sila. Nakaka-inspire po talaga 'yon, ano, sa totoo lang po, Miss Floresita Rivera. Kaya po ako no, tinanggap ko yung offer ng boss ko na pumasok po ako kahit day off ko, kasi po may compensation din naman po doon. Dahil po 'yan, na-inspire po talaga ako sa pagiging workaholic ni Alden at ni Maine. Kasi iniisip ko lang sila, itong si Maine halos kaysang idaran ko lang, ano? At hindi naman din po nalalayo sa edad ko kay Alden. Pero sila po, bigay todo pa rin po sa pagtatrabaho for the sake of their future. Why not? No? Why not na hindi ko naman gawin yung ganong bagay para din naman po sa sarili ko? Sana lahat tayo ay ma-inspire pa ni Maine at ni Alden. And I will do the same thing kung paulit-ulit po nilang i-guest si Ruru Madrid, no? Doon po sa Daddy's Girl. Sana naman direct, no? Kumbidahin mo naman ulit si Alden. My goodness! At para naman po sa iba pang mga updates natin about Maine and Alden, just this day po, from the period of January to July, o kalahating taon po, ngayong 2020, ay pasok pa rin po si Maine Mendoza sa most tweeted personality in the Philippine Twitter. Kung matatandaan po ninyo, lagi pong number one, hindi na po bago to kay Maine, lagi pong number one si Maine Mendoza dyan, no, sa listahan. Pero ngayon, nasa number 8 po siya. Walang dapat ikabahala dahil kalahati pa lang tayo ng taon. At siguro naman, yan si Maine Mendoza pa rin ang number 1 sa most tweeted at pinag-uusapan sa Twitter kasama si Alden Richards. Kaya ngayon pa lang, congratulations to Maine Mendoza at higit sa lahat, congratulations sa buong Aldab Nation, no, sa lahat ng fans ni Maine at ni Alden. Congrats sa ating lahat dahil bunga ito, isa ito sa mga bunga ng ating mga pagsisikap for Maine and Alden. Habang sa kampo naman po nila Alden Richards, si Angel nga po, ngayon po ang kanyang naging kaarawan. Happy birthday, Angel, ano? Kung saan nagkaroon ng simpleng celebration sa kanilang bahay sa pangunguna po ng kanyang ate, ni Daddy Bay, ng kanyang lola, no, si Lolo Bay o si Lolo Danny. Pero makikita po sa mga pictures and videos na naglipa na, no, nawala po si Alden Richards noong birthday ng kanyang kapatid dahil as part of protocols nga po, no, para sa kanyang proyekto, kailangan niyang mag-quarantine na ng 14 days. At wala na pong iba pang dahilan, baka kasi gumawa na naman ng issue sa mga bashers, di ba? Maigi na yung nauunahan natin sila. Samantala, sulit naman ang naging linggo po natin, ano, Sunday po natin, ngayong araw po yan, dahil si Maine Mendoza po ay muli nating napanood sa Daig Kayo ng Lola Ko bilang isang chismosa na bagay sa mga bashers niyang walang ginawa kundi i-chismis siya at gawan siya ng mga istoryang ikasisira po niya at pati na rin po ni Alden. Isa talaga ang pagganap sa mga ganitong uri ng programa ang nais ni Maine. Kasi po, kilala naman po natin si Maine na sobrang hilig talaga sa mga bata. At alam naman po natin kasi, di ba, na ang Daig Kayo ng Lola Ko ay meant for children talaga. May mapupulot kang aral. At pagkatapos nga pong umere ni Maine Mendoza, ay sinundan naman po siya ni Alden Richards sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho, kung saan si Alden po ay na-feature ni Miss Jessica at tinuruan pa ni Alden na maglaro po ng Mobile Legends itong si Miss Jessica, na siyang aliw na aliw naman talaga. Doon nga po ay naikwento po ni Alden na proud siyang dumaan sa hirap bago siya magkaroon ng sarili niyang gaming devices, no? Kasi noong kailangan po niyang magtipid pa talaga para yung mga natitipid niyang pera,
no, hindi siya kumakain. Talagang yung matitipid niya ay may pangrarent pa po niya sa computer shops kung saan madalas silang hulihin ni Daddy Bay ng kanyang kuya, no, sa mga computer shops na yon. Isang halimbawa na kung ikaw ay magsisikap talaga sa buhay ay makakayanan mong gawin at abutin ang mga munti mong pangarap, no? Ibinahagi din po talaga ni Alden Richards na talaga po siyang nagkaroon po siya ng anxiety attack dahil po sa enhanced community quarantine. No? Isa po 'yun. Talagang antindi po ng epekto ng enhanced community quarantine na 'yan, ano? At napaglabanan niya po ito gamit ang online gaming sa disiplina ano pong pamamaraan, ano? At syempre, higit po sa lahat ay ang pakikipag-usap niya sa ating Panginoon. Mabuhay ka, Alden. Mabuhay ka rin, Maine. Binuo nyo ang araw namin ngayong Linggo. Magkita-kita tayo sa Lunes po ulit, ano? At sa mga susunod pang araw. Muli, kung bashers kayo na natamaan sa aking mga pinagsasabi, open po ang comment section at doon po tayo mag-usap with respect. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.